Hi guys! Welcome to another vlog. So for today's video, isha-share ko sa inyo kung paano ako nakapag-file ng aking SSS maternity benefit. Isha-share ko kung ano yung mga, yung procedure and kung ano yung mga kailangan nating dalhin bago tayong magpunta sa SSS to file a claim. So first is, okay, syempre dapat active kang naguhulog ng yung SSS. So I used to work here in the Philippines kasi nag-OFW ako eh. So nag-work ako dito sa Philippines for 5 years. Syempre nahulugan yung SSS ko. And then I worked overseas for 3 years in Singapore. And while I was in Singapore, my mom is still paying, or I mean, syempre pinagbabayad ko, syempre alangan mo ko, alay-layo pa, diba? So she still continued to pay for my SSS and for my contribution. Matandaan kasi kung magkano yung contribution, parang mga 1-3 or 1-2, basta mga ganun, 1-3, 1-2, 1-4, basta nandun. So, hindi siya yung, medyo malapit siya sa mataas eh. Parang yun yung sabi niya sa akin. Kasi parang yun din yung contribution na hinuhulog ng teleperformance. Medyo mataas din. So, sa TV kasi ako nagtrabaho before sa call center. And then yun. So, since kinukontinue nga ng mama ko, so, eligible ako to file a claim for my maternity sa panganganak ko. So, yun nga lang. The problem was, na-claim ko siya after 1 year. I mean, nag-file ako ng claim after a year. So, what happened was, hindi ako makalabas. Mama ko yung, syempre, wala naman kaming helper, anliit pa ng kambal. Hindi mo na ako makapunta, diba? Actually, marami namang branches ang SSS. May malapit dito sa amin in Espanya. Pero hindi nga ako makaalis kasi yung mama ko nagtatrabaho. After 1 year pa ako nakapila. And ang funny pa kasi yung unang-una kong punta, naka-shorts ako. Hindi pala pwede naka-shorts. Oh, no. So, umuwi din ako. Tapos, yung pangalawa, ayun, so, una is you have to wear proper attire. So, huwag ka din mag-chichinela. So, you should wear dress kung mabae ka or pants. Ayan. And wear clothes shoes na lang just to be sure also. And what advice I can give to you is also go there as early as you can. Kasi actually, alam nyo ba, kahit maaga ka, ang haba na ng pila. Pero I mean, if kabubukas lang, sobrang smooth lang talaga. Thankfully nga, imagine after 1 year ng anak na ako, no? Mukha po rin akong buntis. So, pinapila ko sa ano, sa PWD tsaka sa pregnant. Medyo mabilis yung light ko. Sorry SSS, but kailangan ko din kasi umuwi ng maaga. Eto, bibigyan ka nitong requirements for filing of maternity benefits. Ayan, ayan. So, meron dito, MAT 1, Maternity Notification Duly Received by SSS. And then, ultrasound, if any. MAT 2, or Maternity Reimbursement Form. Birth Certificate of Child. If, okay, your child is, syempre ka papanganak mo pala at mapafile ka ng claim. Usually, ako ito, sa St. Luke's kasi ako nanganak. So, nung nanganak ako, wala pa talagang birth certificate. Pero dahil nga, after 1 year ako nakapag-file ng claim, is nakuha ko din yung birth cert ng kambat. So, ayan. Meron silang parang, eto din kasi yung pinapasa nila sa City Hall for the birth cert. So, ayan. Pwede mo din itong gamitin. Dalawa sila. Ayan. Pwede mo yan gamitin. Ayan, ganyan siya. By LCR. So, ito yung sa hospital. Ayan. Certificate of Live Birth. Original and Xerox. So, kung ako sa inyo, bago pa kayo pumunta doon, ipa-Xerox nyo na rin yung mga kailangan nyo dalhin, like your IDs. Okay, so if ikaw ay cesarean, you have to bring operating room record na certified true copy by the hospital. So, yung nangyari is CS ako. And, mayroon ako dito ano, ayan, labor record. Ayan. Pero hindi pala yun. Napasa ko na kasi. Meron din akong certificate of confinement. Meron din akong medical certificate. Pero hindi pala ito yung mga kailangan. Pero, nung nagpunta ako sa St. Luke's, nanghingi lang ako ng certificate of operating room record. Kasi nandun naka-record kung anong oras ka pumasok sa operating room, kung anong klaseng operation ang ginawa sa'yo. And, ipapa-certified true copy mo siya. So, like this, oh. So, pupunta ka dun sa parang ano nung hospital. Tanong mo lang sa admin. Ayan, isa certified true copy yan. So, ayan. Diba, ginawa ko lang January 25. Ngayon ko lang na-share. Proof of updated bank account number. So, kailangan mo ng single account, ha? Hindi joint account, ha? Single account and deposit slip and ATM card. So, ipo-photocopy mo yung ATM card mo and yung deposit slip mo na nagpapatunay na may account ka. And make sure na affiliated sa SSS yung bank na paglalagyan nila ng pera pag de-depositohan nila. Actually, hindi na siya through check. It'll be deposited on your bank account. So, mine is BDO. Ayan. So, ayan. Which will show your account number and your name. Ito yun, yung details na meron kang account. So, ayan. Pinotocopy ko na rin siya. Ayan.
And of course, hindi mo pwedeng makalimutan yung form na sagutan mo. And itong form na to ay paulit-ulit kong sinasagutan. Itong Social Security System Maternity Benefit Application. Ayan. So, nandiyan lahat ng details, name mo, SSS number. May hihingi mo naman to doon. So, actually, pag sabi mo, file po akong maternity benefit. Tapos, bibigyan nila sa'yo to at saka itong papel, itong mga requirements. And then, ayun. So, nagkaroon pa ako ng problema kasi ginamit kong last name sa hospital was my last name Ferrer. And on my SSS record, my name is still nung dalaga pa ako. Since I work overseas, hindi ko rin siya na-update. Pero continuous pa yung hulog ko. And then, hindi ko rin na-update yung marital status ko. So, kailangan ko yung gawin lahat. While I was there in the SSS office, okay, iningin din kasi yung SSS ID and two valid ID with signature tapos may yung Xerox nung ano, firma mo. Saka you have to bring the original. So, two valid ID. So, meron akong Ferrer na ID. Driver's license ko and then yung okay naman sila kasi nagdala na lang pala ako ng marriage certificate. So, yun. Ginamit ko yung marriage certificate kasi wala nga akong isa pang ID na Ferrer. They will give you an E4 form. It's a member data change request. Actually, mabilis lang siya, ha? Yan yun. E4 form. Ayan, teka. E4, ayan. So, sasagutan mo lang yan. Nag-update din ako ng mga beneficiary ko, which is si Mark na nga, and then yung aking dalawang bulinggit. Doon pala sa form, doon sa SSS, itong maternity benefit application. Ayan. So, pag nakompleto mo yung requirement, bibigyan nila sa'yo itong, maternity benefit application acknowledgement stuff. So, meaning to say, nakompleto mo yung requirements. So, eto yun. January 25 ko siya nagawa. So, ito. Meron dito parang confirmation of encoded information. So, SSS number, name of member, address and postal code, mobile number, email address, bank and branch name, kung saan nila i-deposit yung account, bank account number, and then yun. Date of request, 25 January 2019. And the good news is, I was able to get it in just a span of 3 weeks. So, ganun. Mask yung pera sa aking ATM account. The BPO. Since late akong nag-apply ng aking SSS, gumawa din ako ng parang promissory note. So, yun. Approve naman nila yun. Kasi syempre, benefit mo pa rin naman yun. Buti na lang. And as far as I remember, basta active ko kung nagko-contribute, tinanong ko kasi yun eh. Ayun, yun lang naman yung experience ko. So, mabilis naman siya. Yung ID ko pala, since syempre first time ko, so free yung ID pag first time mong kumuha ng ID. In a span of 3 weeks time din ata, or parang mga 4 weeks time, na-receive ko din siya agad. So, medyo mabilis naman din yung experience ko sa SSS. Hindi naman, yun nga lang, pabalik-balik yung mama ko kasi siya yung nag-a-apply for me dahil nga hindi ako makalabas. But when I made it on my own, in one day, natapos ko. So, what I can advise you is kayo talaga yung mag-process. Huwag nang iutos kung kanina. Okay lang naman sa magulang. Kaya lang, syempre, dapat tayo yung gumagawa nun kasi sa tingin yung nakapangalan eh. Para hindi din pabalik-balik. So, that's it guys. I hope na may natutunan kayo sa video na ito. Okay, so again ha, ulitin natin. MAT 2, Maternity Reimbursement, or yung form, and then NSO, Certified True Copy of Live Birth, Certificate of Child, yun nga, Certified True Copy, and then SSS ID, or two valid IDs, original and Xerox, and if CS, Operation or Operative Record, which you can get it from the hospital, you can request for it, and make sure that it's also a Certified True Copy, and then updated bank deposit slip from the bank, and must be accredited by SSS. And yun lang, right? SSS number in every page of the required document. Ayun lang. So, I hope you guys may natutunan dito sa aking video and mas mapadali ang inyong pagpa-file ng claim sa SSS. And if you have questions, you can also ask me on the comment section below. Actually, I'm not an expert, but I might actually help you if you have questions. Don't forget to like this video and subscribe to our YouTube channel. Or you can also follow us on Instagram, Janelle Estrelon. Or you can just write down Mommy Janelle. Or you can follow us and like our Facebook page, Mommy. So again, thank you so much guys for watching and hope you've learned something in this video. Thank you, bye!